Isang mapagpalang araw po mga kapanalig, ito po inyong katoto na si Kuya Rain. Ngayong araw po na ito ay ipinagdiriwang natin ang kaarawan na ating mahal na Inang Birheng Maria at bilang isang paghahandog sa kanyang kaarawan. Iniaalay ko po ang discussion na ito, ang talakayan na ito, ukol sa Four Marian Dogmas, yung mga aral po ng simbahan tungkol sa ating mahal na Inang Birheng Maria. At bilang panimula, mag-alay po muna tayo ng isang panalangin para sa ating mahal na ina. Ang dadasalin po natin ay isang panalangin na dinadasal pa noong mga Kristiyano noong 3rd century pa. So isang ancient prayer po ito ng mga Kristiyano. So mga kapanalig, samahan niyo po ako sa pananalangin. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions and our necessities, but deliver us always from every dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ayan mga kapanalig, maraming salamat po sa pakikiisa sa panalangin, no? So, bago po natin simulan yung talakayan po natin ukol sa Four Marian Dogmas, alamin po muna natin ano po ba yung dogma. Diba, isang technical term na ginagamit ng ating simbahan. Ano ba ang ibig sabihin ng dogma? So in short form, ang sabi ng mga theologian, dogma is a truth revealed by God that the magisterium declared to be binding. So English, no? So Tagalogin natin. So pag sinabi daw po nating dogma, isa itong katotohanan na inihayag ng Diyos na dapat paniwalaan ng buong simbahan. So, buong pananampalataya po tayong dapat maniwala sa isang dogma na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang simbahan, sa pamamagitan ng teaching authority of the church. Okay, so far, sa ating simbahan, meron pong 4 declared Marian dogmas. So, yun po ang ating tatalakayin ngayong araw na ito bilang paghahandog sa birthday ng ating mahal na ina. So, huwag na po natin patagalin. Talakayin na po natin ang mga Marian dogmas. Ayan. So, simulan natin ang ating talakayan sa unang Marian dogma. Ano ba yung unang Marian dogma? So, marami po nakakaalam nito. Maraming nakakakilala at maraming nakakarinig. So, ang tawag po sa unang Marian dogma is the Divine Motherhood or yung Mary, Mother of God. So, si Maria ang ina ng Diyos. Bakit ba nagkaroon ng ganitong dogma ang ating simbahan, ganitong aral ang ating simbahan? Kailan ba ito naideklara? At saan? At bakit ito idineklara? So, noong year 431 sa Council of Ephesus, doon po idineklara ng mga obispong nagkakatipon, mga obispo ng simbahang Katolika na nagkakatipon, ang aral tungkol sa Mary, Mother of God. So, bakit po? May issue po kasi noon na naghahati sa simbahan na sinasabi na ang dinala ni Maria sa kanyang sinapupunan ay yung pagkatao lang ni Jesus. So, nasan daw yung pagka-Diyos? So, malabo. Ang pagka-Diyos niya daw ay nakuha niya lang nung siya'y binyagan sa ilog Jordan. So, ibig sabihin, tao lang siya noon sa sinapupunan. Naging Diyos or nakuha niya yung kanyang pagiging Diyos nung bininyagan siya sa ilog Jordan. So, may mga ganong aral noon. So, upang maging malinaw, upang maprotektahan ang aral tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, nagkatipon ng mga obispo sa Ephesus at doon nga po idineklara na si Maria ay ina ng Diyos. Okay? So, ang aral na ito ay para maprotektahan yung aral na si Jesus ay Diyos na totoo at tao rin namang totoo. So, bakit naging ina ng Diyos si Maria? Ibig ba sabihin nun, isa siyang Diyosa? Hindi. Tao pa rin po siya. Okay? Ang ibig sabihin lang po ng Mary, Mother of God, yung dinala niya sa sinapupunan niya ay Diyos, which is ang ating Panginoong Jesucristo. So, malinaw po ba? So, yan po ang unang Marian dogma, the Divine Motherhood.
Ayan, atin na pong talakayin ngayon ang susunod na Marian dogma, which is the perpetual virginity of Mary. So ano pong ibig sabihin nun? So ayon po sa simbahan, si Maria ay birhen bago isilang si Jesus, habang sinisilang si Jesus, at matapos na isilang si Jesus. So bakit po ba nagkaroon ng ganitong aral ang ating simbahan? Kasi po, kailangan po nating maunawaan na ang buhay ng mahal na inang Maria ay nakalaan lamang po para sa ating Panginoong Diyos, para po sa Panginoong Jesucristo. So, in a way, siya po ay consecrated o yung tinatawag po nating na-set apart para lamang po sa Diyos, para sa kalooban ng Diyos, sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. So, ito po ang kahalagahan ng perpetual virginity of Mama Mary. Yung kanyang pagiging birhen, ang ibig sabihin po niyan, siya po ay nakalaan, nakaset apart, nakonsagra para lamang po sa kalooban ng ating Panginoon. At dahil masunurin po ang ating mahal na ina, dahil mababa po ang kalooban, ang loob ng ating mahal na ina, humble po ang ating mahal na ina, siya po ay nag-alay din ng buhay niya para sa Diyos. So ayan, down to, we now go to the next dogma, which is a more recent dogma. So medyo hindi naman ganun kabago, pero more recent kaysa doon sa dalawang nauna. So ito po ay yung dogma ng Immaculate Conception of Mary. So ano po ibig sabihin ng Immaculate Conception of Mary? So ibig sabihin daw po nito ay ang mahal na inang Birheng Maria ay pinaglihing walang sala at nabuhay ng walang sala dito sa mundo. So, kailan po ba ito na i-declare? Na-i-declare po ito na 1854 sa pamamagitan ng Santo Papa na si Pius IX sa kanyang declaration Ineffabilis Deus. So, doon po idineklara na ang ating mahal na ina ay isang Immaculate Conception. So, ipinaglihing walang sala. Bakit po kailangan si Maria ay hindi na bahiran ng salang orihinal, hindi na bahiran ng kasalanan? Kasi po, dadalhin niya ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sinapupunan. Di ba nga, sabi po natin sa unang Marian dogma, she is the mother of God. So, para maging karapat dapat siya na magdala sa Panginoong Jesus, siya po ay exempted, siya po ay hindi nabahiran ng salang orihinal sa pamamagitan din po syempre ng grasya ng ating Panginoong Diyos. So ayun po ang dogma ng Immaculate Conception. Ayan, tayo po ay nasa huling Marian dogma na tinatawag pong The Assumption of the Blessed Virgin Mary. So ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito ay ang mahal na inang Birheng Maria ay iniakyat sa langit kaluluwa pati katawan. So ito po ay dineklara ni Pope Pius XII noong 1950. No, so ito po ay more recent lamang po na dogma at masasabi po natin na matagal nang pinaniniwalaan ng simbahan, ngunit nagkaroon lang po ng opisyal na deklarasyon noong 1950. Sa katotohanan po, ang ating mga kapatid na Eastern Catholics at Eastern Orthodox ay matagal na itong ipinagdiriwang. Ang tawag po nila dito ay the Dormition of Mary, or in short, ang paghimlay ng mahal na inang Birheng Maria. So ayan po ang four Marian dogmas. Sana po ay kahit papano sa mga maliliit na impormasyon ay nabigyan po kayo ng konting kaalaman po sa mga Marian dogmas. Ayan, so natapos na po nating mapag-aralan kahit ko konting impormasyon lamang po tungkol sa four Marian dogmas. So ngayon, ano naman po ang kahalagahan ng mga Marian dogmas na ito sa ating buhay, no? Paano po natin matutularan ang mahal na ina tungkol sa kanyang mga dogma, sa mga aral po tungkol sa kanya? So, summarize ko lang po to into 3 points. So, yung una po ay yung
pagiging central, centrality of Jesus in our lives. Yung pagiging nakasentro ng ating mga buhay kay Kristo. Tingnan niyo po, nabanggit ko po noong unang dogma na ang mga aral tungkol sa mahal na Birheng Maria ay nagpoprotekta sa mga aral tungkol sa Panginoong Yesus. So ang buhay po kasi na mahal na ina, nakalaan lamang po lagi sa kanyang anak, sa kanyang minamahal na anak, sa ating Panginoong Yesus. So nawa po tayo rin sa ating pang-araw-araw na gawain sa buhay ay lagi po tayo nakatuon, lagi po natin itong naiaalay, lagi po natin itong naidededicate sa ating Panginoong Yesus, kagaya po ng mahal na inang Birheng Maria. Pangalawa po ay obedience to God. So kung meron mang katangian ng mahal na ina na kitang-kita natin ay ito'y yung pagiging masunurin niya sa Diyos. So yung pagiging masunurin niya sa Diyos, hindi niya naman nakita agad yung mga rewards, pero nakita natin, no, kung ano yung reward para sa kanya. So siya ay exempted sa kasalanang mana, siya ay iniakyat sa langit, kaluluwa pati katawan. So yung obedience na yon ng mahal na ina, hindi naman nakatingin sa reward, pero dahil siya ay masunurin, siya ay naging bukas sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, siya ay binayaan ng mga ito. So tayo rin, no, pag tayo ay susunod sa Diyos, sana hindi natin laging tinitingnan yung reward. Sana hindi tayo nakatoon sa reward. Sana kagaya ng mahal na inang Birheng Maria, masabi natin na tayo'y mga alipin lamang ng Diyos, kaya tayo sumusunod sa Kanya. So tularan natin ang ating mahal na ina. At ikatlo ay yung kababaang loob ng mahal na ina. So sa lahat po ng dogma na ito, lagi pong nasa sa isip ng mahal na ina, ang maitanghal, ang maitaas ay ang Panginoong Diyos. Kung mababasa natin sa Lucas, no, sa Ebanghelyo ni San Lucas, doon ipinahayag niya yung kanyang Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking Diyos na tagapagligtas. So hindi yung sarili niya, yung iniisip niya pa rin, no? Lagi niya pa rin itinataas ang Diyos. So sa lahat man ng mga biyayang ating natatanggap, sa mga rewards na ating natatanggap, sa mga pagpapala na ating natatanggap, na huwag tularan natin ng mahal na ina, mababang loob pa rin, nakatingin pa rin sa Diyos, ibinabalik pa rin ang lahat ng papuri sa Diyos. Ganyan po ka-special ang ating birthday girl, ang ating Mama Mary. Kung kaya naman, batiin sana natin siya na isang maligayang kaarawan, at nawa higit sa lahat yung regalo na maialay natin sa kanya ay matularan natin yung mga virtues, yung mga katangian niya, yung mga katangian niya na naialay niya sa Diyos. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong paikinig. Nawa po ay nakapagdulot po ako ng kaalaman at ng munting reflection po para sa inyo.
Ayan, maraming maraming salamat po sa paikinig, sa panonood, sa pagtatiyaga, sa munting paghandog ko po na ito para sa Inambereng Maria. Kung meron pa po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-comment sa video na ito, o kaya naman po ay mag-PM din po sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Suportahan niyo po ang mga gawain na ating simbahan at patuloy po tayong manalangin, manalig sa Diyos at magbasa ng Biblia araw-araw. Isang mapagpalang araw po.